Nahuli ng Coast Guard ang dalawang Taiwanese na mangingisda na naglalayag sa Balintang Channel sa Batanes. Gumamit pa sila ng bandila ng Pilipinas sa kanilang fishing vessel. Exclusive, ibandila mo, di ko bawa. Pagkagat ng dilim, naghanda ang Philippine Coast Guard para magpatrolya mula Batanes. Pinatay nila ang lahat ng ilaw sa kanilang sasakyan habang lumalayag para hindi maalarma at magtago ang mga iligal na mangingisda. Pagdating sa Balintang Channel, Miyerkules ng hating gabi, nakita ang fishing vessel na ito. Nagtangka pang tumakas pero agad nahabol at tinali ng Coast Guard. Biglang nagpatay ng ilaw, modus ng mga Taiwanese na lumalapit sa mga isla. Nagtatago sila. Ayon sa Coast Guard, posibleng naging kasabot ang ilang lokal na mangingisda para sila ay magtago. Eh dahil nag-o-offer naman yung mga Taiwanese fishing vessel ng bayad para bilhin yung kanilang mga nahuhuli, kaya siguro nagkakataon na nagiging decoy na rin sila. Nang inspeksyonin ang sasakyan, nakitang ginagamit nila ang bandila ng Pilipinas kahit hindi naman ito rehistrado. Maybe part of the way to deceive other enforcer. Naging maayos naman daw ang pakitungo ng Taiwanese captain na si Lin Dao Guo at ang engineer na si Wu Jing Xiong na marunong pa magtagalog. Kain ka na! Hindi nila naipaliwanag kung bakit may bandila sila ng Pilipinas at ano ang kanilang pakay. Pero ayon sa ininyero, bagamat wala sa ruta, dadaan lang daw sila papuntang Davao. Bit-bit nila ay ilang perasong pusit at bangus na hinihinalang ipapain nila sa mga kilalang bluefin tuna sa lugar. Gawa sa bakal at tinatakpan pa ng fiberglass ang fishing vessel na ito. Sa lawak at lalim nito, kaya nito magdala ng nasa 8 toneladang isda. Nakita rin sa sasakyan ang mga malalaking lambat at storage. Nasa Port Irene na ngayon ang fishing vessel kung saan kakasuhan ang dalawang Taiwanese sa illegal na pangingisda ayon sa Fisheries Administrative Order. Nico Bawa, ABS-CBN News, Batanes.